So bali yan, naka-ready na yung ating relay. So ibababa ko siya. Pagbaba ng isa, mag-i-interval siya or intermittent under yung motor. 3 seconds or 4, meron siyang interval. 3 to 4 seconds interval niya. Yan. So hey guys, welcome back in sa aking YouTube channel. So welcome sa aking P Auto Electrics. Bali sa ngayon guys, ang share ko sa inyo, bali connection ito ng wiper na walang intermittent mode. So at ating lalagyan ng intermittent mode or intermittent relay para gumana yung wiper. So bali ito, gumamit ako ng module, ito yung timer delay na module. So ito yung ginamit ko rito para magkaroon siya ng intermittent or interval. So sa ngayon, ang nagiging function nito, bali may dalawang relay tayo. Yung itong relay ay para sa reset nitong isang module na to, itong timer delay. Tapos yung isang relay na to para ito sa park switch or para sa automatic off ng wiper. Pag in-off mo dun sa gitna ng windshield, babalik siya dun sa may baba kung saan siya nagsimula. Yun ang purpose ng isang relay. Tapos bali itong switch na to, bali itong mababasa nyo, itong switch na ito ng timer ay ng wiper. So meron na siya naka-built-in na intermittent relay or mga resistor. Kaso nga lang ito, nasira ko to, yung isang transistor dito, kasi nagkamali ako ng sundot. So wala akong makitang pamalit nung transistor na yon. So yun ang di ko siya naibalik. Kaya naisip ko, gawan siya ng paraan. Kaya itong naisip kong delay nito, timer delay na module na to, ito yung naisip kong gamitin para magkaroon siya ng intermittent or interval. So bago ko ito guys sisimulan, no, bago ko sa ipapakita or ide-demo, so meron akong shout out, bali idol ko to. So bali nung isang araw nag-comment sa isang video ko sa YouTube. So hindi ko sa akala na magko-comment. So bali ito yung magaling sa mga troubleshooting. So kung hindi ko pa guys nabisita itong channel nito, listahin nyo guys. So marami kayong matutunan dito. So bro, shout out sa'yo, shout out kay Automatic Works. Ito magaling to eh. Tapos yung sumusubok sa YouTube world, yung tumitesting. So shout out sa'yo pop, si Cormier Westbrook. Welcome sa YouTube world. Tapos kay Tisha Channel, shout out sa'yo. Kung gusto nyo guys gumawa ng kakaibang SKD, so meron si Tisha na SKD na pumatok. So subukan yung silipin yung channel na guys para makita nyo paano siya, kung paano niya ginawa yung SKD na yan. Tapos shout out kay Pipi Alira na Botnix Automatic Transmission. Shout out sa iyo Peps. Shout out kay Marlo Dilapinya, shout out. Ito rito Botnix sa transmission, sa automatic transmission. Bali ito guys, simulan na natin. So kakabit ko tong mga connection na to. So bali ano guys, tapos yung video na to guys, meron ako yung papakitang diagram mamaya kung paano siya gumagana. Doon ko siya i-share pagkatapos ng demo na to. So bali ito yung mga connection natin guys, so nakakabit na lahat ang ating relay, connection, wire, supply, meron na lahat. So ito yung ating pinaka-ignition. I-on ko yung ignition. So umilaw yung kulay red. So pag umilaw yung red, may supply siya, may power. Tapos pag umilaw itong kulay blue, ito yung mag-activate na yung timer. So mag-activate na rin yung relay natin. So pag nakailaw yung blue, naka-connect na itong common saka normally open. So mag-antay na lang ng signal ito galing dito sa switch, galing dito sa may intermittent or interval. So bali kung may mga switch kayo guys na 1 in 2 lang ang function niya, so kailangan nyo
hanapan ng paraan para magkaroon siya ng interval or intermittent. So bali ito kasing ginawa ko itong isang wire na to, bali nag-additional na lang ako nito eh, kasi wala itong nakabit na wire dito, so kinabitan ko lang siya, hininangan ko siya. Kasi ang sa switch lang niya ay itong contact na itong may parang dot na yun, yung hinang na yan. Oh. Yun lang siya. Bali itong gitna kasing ito, ito itong kulay blue, orange na to. Ito yung ignition, low, high speed. Itong kulay black, blue black, blue red ay low speed. So bali mamaya guys, papaliwanag ko itong connection na to sa diagram na ginawa ko. So bali yan, naka-ready na yung ating relay. So ibababa ko siya. Pagbaba ng isa, mag-i-interval siya or intermittent under yung motor. 3 seconds or 4, meron siyang interval. 3 to 4 seconds interval niya. Yan. Yan na. Tapos i-low speed ko siya. Ibaba ko ng isa, mag-low speed. Yan. Tapos kung may marinig kayong lumalagkitik na relay, yun ay signal galing doon yung nag-onin off dito sa may wiper. Tapos high speed siya, number 2. Yan, number 2, high speed. So, off ko siya. Mag-automatic off din siya, kahit i-off mo siya dito, ito. Off mo yung switch, automatic. Yan ah. So, bali yung purpose ng isang relay na to. So, pag naka-standby na ganyan, so, mag-trigger itong time delay natin. Yan na. Ulitin natin na. 1, 2, 3, 4. Yan. 4 seconds. Ang interval niya. So, bali ito yung kanyang connection, guys. So, alisin ko muna ito. I-off ko muna ang ating switch. So, disconnect ko muna itong linya na ito. So, para maipakita ko sa inyo ang wiring. So, bali ito yung wiring, guys. Yun, no? Ito yung ating wiring diagram. Ito yung wiring diagram na ginawa ko. So, bali ito yung switch natin. Yung wiper switch. So, bali ito yung isang wire na to, isang may INT na to, interval. Ito yung ginawa kong additional wire. Pero ito yung ano to, original niyang connection sa switch, itong mga may dot na yan. So, ang ating wiper, pag naka-off position, andito yan, naka-lapat itong dalawa. Yan, dito yan, naka-contact. So, pag binaba mo ng isang baba, nakalagay sa end or interval, ito naman nakalapat sa kaita. So, bali itong switch natin na left side na to, itong isa na to, yung kasunod ng high speed ay naka-ignition. Dito yung ano niya, yung main ng switch. Itong main na to nakakabit sa ating ignition or sa susi, pag on mo ng susi na ignition switch. So, bali ito ang ating ignition. Ignition switch supply nakakabit sa VCC ng isang ng module natin. Tapos nakakabit din sa 87 ng relay na single pole single throw. Tapos nakakabit ulit yung ignition pa rin, nakakabit sa isang relay na sa may ang relay na may single pole double throw, nasabi kong control sa automatic off. So nakakabit sa 87. Yan ay puro ignition yan. Tapos, yung isa ring single pole, single throw na na-relay, yung kahit dito 4 pin, yung gumamit na relay dito. So, nakakabit din sa 85. So, lahat yan. Tapos, itong linya ng isang wiper motor, nakakabit din sa ignition. So, bali yan ang mga nakakunis sa ignition switch. So, pag on mo ng interval, magkakaroon siya ng supply itong P o your park wire. So, dumaan siya ng relay sa 8730 to 87A sa normally closed. So, ang normally closed, ang 87A, communicate dito sa may park wire ng wiper motor. So, ang ating wiper motor, pag naka-standby or naka-off yung ating wiper motor, ang naka-supply dito sa may park wire na to ay negative or ground. Ayan na. Negative ground siya. So, kahit i-off, i-on mo to,
halimbawa naka-onsa rito, nakababa siya, di naman pwedeng ilagay dito sa isang kita. So pag nakababa siya, so naka-standby mode lang siya, negative. So wala naman siya kang problema, hindi siya magluloko kasi hindi pa naman siya nakakunik dito sa may positive sa ignition. So dito lang siya nakakunik sa P saka L, o bisabing park wire saka low speed wire. Diyan pala siya pag naibaba mo yung switch ng interval or intermittent. Ito naman, nakadikit na dito pag ibinaba mo. Yung ignition na galing sa susi, saka yung papuntang interval or intermittent. Diba? Pag once na pag hindi pa to naka-trigger, so hindi a-under yung ating, hindi siya magti-trigger yung relay natin nasa may single pole double throw na to. So saka lang ito magti-trigger. Pag trigger pala ito, saka ito titrigger din. Pag ito naka-trigger din, kasi pag naka-park, pag naka-standby ano, pag on mo ng susi, mangyari, magti-trigger ito, pag hindi pa ito nakababa, hindi rin siya under ang motor. So, pag naka-trigger ito, ulitin ko, pag naka-trigger ito, pagbaba mo ng park wire, or park intermittent, pagbaba mo ng intermittent, lalapat ito, itong intermittent na ito, saka lang tatakbo yung ating relay, saka lang gagana yung ating relay. So, ganito ating condition, guys. So, pag on mo ng susi, yung itong intermittent magti-trigger kasi nakakuha siya ng negative dito kasi ang ating motor naka-standby siya, naka-off. Pag naka-off position ng ating motor, negative ang naka ang supply ng park wire ng galing sa wiper motor. So dinaan pa siya ng isang relay yung park wire na yon, tapos itong relay na to ang magti-trigger dito para magkaroon siya ng negative. Kasi di ba pag on mo ng susi, automatic may positive na itong VCC. Tapos ang ginawa ko sa single pole, single throw na relay nito, yung 85 niya, sinama ko rin sa VCC. Sinama ko sa ignition. So ganito mangyari, pag naka-off position, so magti-trigger itong relay. Pag on mo ng susi, magti-trigger itong relay, lilipat na rito. So magti-trigger siya, so ang 30 saka 87 na magkalapat. So, mayroon na siyang negative. Pag nagkaroon ito ng negative, itong relay, magbibilang ka mga 3 to 4 seconds, so mag-activate na siya. Pag nag-activate itong relay, so yung kumo natin ina-connect sa negative din, sa ground, tapos yung normally open ay saka lang magkaroon ng contact para trigger yung relay nito. Itong relay ng module natin. Ito yung relay niya, yung main relay. So, pag nag-trigger yung relay, so, papasok, magkaroon ng contact ito. So, nakaabang na yung negative dito. So, itong 85 na to, nag-aantay na ng positive na galing sa switch. So, hindi pa to naka-off yung ating switch. So, ang contact ay dito pa sa, dito, taas na to. Yan pala magkalapat. So, wala pa siya. Kahit mag-trigger ito, hindi siya under kasi hindi pa to mag-trigger. So, hindi pa siya magkakaroon ng supply yung low speed na wire. So, once na binaba mo yung switch, inilagay mo sa end or interval, so itong lalapat na. Ito na magkalapat, itong dalawang ito, saka itong sa end na to, magkakalapat na. So, ito yung ating main ng relay, ay ng switch pala, ay galing din sa ignition, sa on position ng susi. So, pagbaba mo ng end, magkakalapat na itong low speed, saka yung park wire, yung park galing sa relay na normally close, normally open, o single pole double throw. Sa 87 nakakunik, sa 30 pala nakakunik, tapos yung 87 nakakuha sa park wire or sa park ng relay, ng motor. So pagbaba mo ng switch, so naka lumapat na yung park wire saka low speed. Tapos ito naman nagkaroon na ng ignition itong interval o intermittent. So pagkaroon na ng ignition supply, so papalaw na si relay. Pagpalaw ni relay, lilipat yung contact sa 87. So yung 87 ay naka-ignition. So bibigyan na ngayon ng 87 si relay ng ignition, ng supply. So papasok yung supply sa park wire, tapos tatawid sa switch. Tapos yung switch ibibigay niya sa
low speed yung connection, yung supply. So ngayon na under na yung motor natin, low speed. So pag umikot yung motor, ito naman contact ng park bar na to, lilipat dito sa positive. So paglipat sa positive, bibito sa negative ito, bibito sa negative, pagbito sa negative, ito naman ay magre-reset. Kasi nawala na yung negative eh. Yung ground, wala na, lumipat na sa positive. Kaya ito magre-reset, mag-off position siya. Pag naka-off position, so bibitaw na ito, wala na siyang contact, wala na siyang negative itong timer relay na to, timer relay, wala siya ng negative. Pag nawala ng negative, magre-reset siya, mag-off siya. So doon na siya nagkakaroon ng reset pag nag-off ito, pag umikot ito, kasi magdi-disconnect yung negative. So once na pag umikot ulit siya, pag umikot ulit siya, kahit mag-negative, so, kahit ito pala guys, once umikot ito, di ba, ito yung magdi-disconnect. Ito disconnect din. So, ibig sabihin, ito magdi-disconnect din. Pero tuloy pa rin na ikot ng motor gawa nung ito. Pag disconnect nito, lilipat sa 87. So, tapos ito naman, pag umikot yung motor, supply ang nakalagay ito. Power, galing sa ignition. So, yung ignition na ito, magbibigay ng supply sa motor. Bago umikot. Tatawid sa 87, tatawid sa 30. 87 eh, tatawid sa 30. Tapos, papunta sa park wire. Tatawid ng switch, tapos bibigyan ulit ng switch. So, umikot pa rin siya, kahit mag-disconnect ito, kahit mag-disconnect siya. Tapos, pag once na naka-home base, once na naka-ikot na yung motor, pag lumapat ulit yung contact dito sa negative, or pag naka-home base siya, bibitaw yung sa positive, lilipat sa negative. So, pag lipat noon, mamatay yung motor kasi nag-disconnect siya sa positive o sa ignition. So, mamatay yung motor kasi wala na rin siyang contact dito eh. Kasi natanggal na rito, disconnect na. So, ngayon, ang lumapat naman ay negative. So, bibilang ka ng, pag lumapat ng negative, magti-trigger itong relay. Itong single pole, single throw. Pag-trigger nito, papasok to negative. Pagpasok ng negative, mag-aroon siya ng negative at ang ating timer delay. So, mag-activate yung ating timer delay. Bibilang ka ulit ng 3 to 4 seconds, saka ulit mag-activate. So, ganun naman yung function nyo guys. Ikot na naman siya. Papaction nito, multi-trigger ito. So, under naman yung motor gawa nung naka-steady pa rin yung ating switch sa INT or interval. Kaya under ulit yung motor. So, under ulit yung low speed. So, pag binaba mo, once na binaba mo ng low speed talaga, so, bibitaw sa intermittent. So, pag bitaw sa intermittent, ito bibitaw rin to kasi ang nakakontakt dito na, so wala na siyang contact sa intermittent, so solid na yung ano, wala na siyang automatic off kasi naka steady na rin sa low speed yung contact, so low speed siya. Tapos pag ganun din, pag lipat mo sa high speed, mamatay sa low speed, lilipat sa high speed yung ignition, yung supply, so mag high speed siya. So habang umikot yung high speed, pag binalik mo sa off position, so ang ito naka-standby pa rin yan. So, ito lang ang relay ay itong motor lang ngayon ang nakakontakt dito sa ignition. So, pag nagkaroon siya ng ignition, kahit naka-off yung switch, tuloy pa rin yung ikot niya. Gawin itong sa single pole, double throw na relay, naka-connect yung ating park wire. So, pag tumapat dito sa part na to, yung contact sa loob ng motor, so, bibitaw, lilipat sa negative. So, kahit lumipat dito sa negative na to, hindi na rin naman under yung intermittent, hindi naman ito magti-trigger itong tatlong relay na to. Balito na palang relay magti-trigger pag tumapat dito. Saka ito, magti-trigger din. Pero ito, hindi siya nakatrigger, hindi siya magti-trigger hanggat hindi mo siya i-on yung switch ng interval or intermittent. Kasi ang contact dito lang yan eh, dito. Kaya ito, magkadugtong ito guys, ito, mapapansin nyo, magkadugtong ito sa off position. Para pag nang-off position siya, meron pa rin siyang supply ang low speed ng motor. Kasi pag naka-position niya ganyan, so ito itong park wire na to ang magbibigay sa kanya ng signal or power. So pag tapat dito, bibitaw. So kahit nakalapat to, bitaw dito, hindi na rin naman siya iikot. Hanggat hindi mo siya binababa para pumunta sa INT or intermittent or interval. So yun guys ang ating connection. So bali, bakit kailangan pa ng relay dito na pwede naman palang ilagay dito kasi magdi-disconnect naman ito. So, sinubukan ko ito guys na
hindi lagyan na ng single pole, single throw na relay. Kaso nga lang, nasira yung aking module, yung timer delay na to, nasira. Kasi, pag umikot yung ito, kasi positive ang pumapalit dito. So, nagkaroon siya ng positive ito, nasira yung ano, yung timer. Itong black na to, ito. Ano ba to? NA55 bata ito eh, 555 timer. Ito, hindi ako sure ah, kung anong tamang tawag dito. So, bali ito nasira, umusok ito eh, kaya nasira ito. So, bali, meron naman akong spare, kaya yun ang ginamit ko. So, bali, standby ko guys para ma-screenshot nyo. Yan. Tapos, para ma-adjust nyo to, ito yung ina-adjust guys. Yan ah. Pihitin nyo lang siya. Pihitin nyo ng flat screw o basta kung anong bagay na makakapasok sa may gatlaan na to. Pihitin nyo ng kahit mga 10 beses. Kung gusto nyang pahabain yung standby mode, sabi ko kayo na, kahit mga 10 beses, pihitin nyo ng clockwise pa kanan. Ito. Tapos kung gusto nyo naman peksiin yung standby mode nun, paalimbawa 1 second, so i-pihit nyo to ng counterclockwise para siya bumaba yung kanyang setting ng oras, ng seconds. So, okay guys. Yun lang myself ko sa inyo. Sana meron kayo nakuha ang konting idea. So, salamat sa panonood guys.